may dumating sa ating Shopee parcel. Ito yung nilalagay sa gulong ng mga motor. Para siyang pentel pen. Subukan natin ngayon ilagay at tignan natin kung maganda ba yung nabili ko, kung babagay ba sa motor natin at saka doon sa gulong natin. Tara, samahan niyo ako. Lagay natin 'to. Tirahin na natin yung plastic. Hindi pala siya, no? Ito, no? Ang tabi muna natin. Ito siya. Nakikita niyo sa screen. Ayan. Open natin. Wala pa tong 100 pesos. Ayan. Ito siya, no? Toyo paint marker. Oil base. Ayan, kung makikita niyo sa camera. Color white. Color white. Ayan, caution. Do not burn even when empty. Ayan. Shake well daw before use. Bago natin i-apply. Oh my god! Ayan, pareho silang white. Tara. Pinturahan na natin yung gulong natin. Tingnan natin kung babagay ba o hindi. Ayan, no? Unahin natin yung likod na lagyan. Subukan natin kung maganda. Yung mga ano lang, hindi natin masyado lalagyan lahat para hindi siya mukhang parang sa laula, di ba? Yung mga pangalan lang ng Maxis tsaka yung size ng gulong. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Tara. Guys, scam yata si Shopee, no? Walang tinta. At ganun. Walang lumalabas. Buwak kong buksan. What? Meron naman. Aso. At ganun. Hindi ka lumalabas. At kalat ka. At ganun. Hindi lang tayo marunong talaga maglagay. One minute, 37 seconds later. So, ito na ano mga boss. Ito yung kinalabasan nung ginawa natin. Actually, ito pa lang, no. Ala pa yun dun sa kabila at saka sa kabilang side. Grabe, masakit pala sa kamay. Pero taga-taga lang. Tignan nyo naman, di ba? Angas, di ba? Oh. Yan. Ganyan yung kalalabasan yan, mga boss. Para siyang, ewan ko, basta oh, angas ng dating. Medyo may palya pa ako kasi syempre first time natin ginawa to. Pero grabe, sobrang pogi. Ewan ko lang kapag malayo. Subukan natin mamayang kuhanan sa labas. Tignan natin yung itsura niya kapag talagang malayo. Sige, tapusin din natin yun dun sa harapan. Tapusin natin ito lahat. Pagtsagaan natin. Ang ganda.
Shoutout nga pala. Certified Wallace Tate, 100,000 subscriber. Thank you po sa damit na to. Alright. Mas maangas na, mas pogi-pogi ng tignan. Mukha pa siyang big bag, diba? Ginabi na tayo mga sir. Napakasakit pala sa kamay, nakakangalay. Medyo tawag doon, para namumuligat yung mga daliri. Pero okay lang, worth it naman eh. Sulit yung pagod, kita nyo naman, di ba? Napakaganda, napakaangas, napakapogi. Hindi nyo na kailangan mag-decals or bumili ng decals para lang mapapogi yung gulong nyo o yung mugs nyo. Kasi ayun na, nandoon na yung pinaka-highlight eh. Magdadala na doon yung permanent ink marker na nilagay natin sa mga gulong natin. Take note ha, hindi lang siya pang Aerox, pwedeng NMAX, kahit anong motor. Basta tiyagain nyo lang talaga na isa-isahin yung bawat letters na nandoon sa gulong para maging katulad nung gulong ko. Yung nakita nyo sa video kanina. So, ayos ba mga sir? Like naman dyan, thumbs up naman dyan, comment naman kayo kung may alam pa kayong mas better or much better na ink or permanent marker doon sa ginamit natin. Sa mga magtatanong, 35 pesos only, yung isang piraso lang ng marker na yun. So 35, 70 pesos lamang po yung ginastos natin doon sa DIY tire permanent marker. Alright. Salamat po sa panonood. See you on the next vlog, sir.